Ay, na maliit dyan. Yan yung consumo ko ngayon ng sa utility. Sa on-grid natin ito. Yan, yan lang yung consumo ko ngayon na sa DU natin, distribution utility natin. Guys, kumusta? I-share ko lang itong grid tie solar setup natin, guys. So nag-setup ako ng 2000 kilowatt na grid tie inverter. Ayan. So ang solar panel nito is apat lang na 310 watts na JA solar panel. So ito yung load ko ngayon. Ayan. So yung voltage na maliit dyan, yan yung consumo ko ngayon ng sa utility, sa on-grid natin ito. Yan, yan lang yung consumo ko ngayon na sa DU natin, distribution utility natin. 56 lang. So ang total na wattage na ginagamit natin ngayon is 700 plus, yan, no? 774. So nababawasan niya. So ito lang yung consumo natin, yan, no? Yan, yan lang yung consumo natin ngayon sa utility. So ang naka-load dito, tingnan natin yung mga naka-load. Isa sa mga naka-load dyan is yung ref. Yung ref natin, yan. Ang ref natin, consumo niya is 100 kapag umaandar yung kuan niya, umaandar yung ano tawag dyan, yung compressor. So yan, marinig natin yung compressor niya, umaandar. Ayan. Umaandar yung compressor, ganyan ang consumo niya. Pero pag hindi naka-andar yung compressor niya, is mga 1.5 lang yung consumo niya. Ayan. Basta inverter, matipid. Ayan. So, wala na itong cut itong video na ito. Ayan yung consumo niya. Tingnan natin sa actual. So, ayan, oh. 48 lang yung consumo natin. Ayan, 53. 800. 800 yung binibigay na wattage nito. Itong inverter natin. So, ganyan makatipid ng kwan, guys, ng kuryente. Pero mo, ito lang yung mabayaran natin, oh. Yang 58 dyan, 57, ito, yan lang yung mabayaran natin, ito, yan. Samantala, dapat nang makonsumo natin sa DU, ito, 800 watts. So, ano pa yung mga nakalood dito, bakit nag-abot siya ng 800 watts? Puntaan natin doon sa taas. Ayan, yung ilaw. LED light sa bahay. Kahit na tanghali, nakabukas yung mga lights dito. Dito tayo sa yung setup natin na off-grid. Pero i-off ko na yung off-grid natin. Hindi naka-andar. Hindi naka-andar yung mga off-grid natin dito, guys. Kasi meron na tayong grid tie. So naka-under lang ito pag gabi. Tsaka backup natin ito na power pag mag-burn out. Yan, ito yung battery niya na LiFePO na 100Ah. Yan. Backup lang yan siya. Ang isa dyan naka-under pa yung TV natin. Yung Wi-Fi. Itong CCTV camera natin. Naka-under din yan. Plus, yun yung LED natin, no? Yan na yun siya, guys. Nag-under endo para maganda tingnan dito sa room.
pati dito sa room natin, naka-under din ang aircon. TV, naka-under din dito. Tapos, ito, naka-under din yan siya, guys. Ayan. Ang kinaganda sa aircon na ganito, guys, meron siyang eco mode. Ayan. Kapag naka-eco mode siya, ayan, kapag naka-eco mode, tipid siya sa kuryente. Pag naka-eco mode. Siguro yun, ang consumo niya sa kuryente kapag naka-eco mode is mga 500 to 600. Yun yan, 550. Kita mo naman yung consumo na dito sa baba. Alos wala akong binabayaran dito. Malamig na dito sa kwarto. Libre pa ako sa kuryente. Ito, naka-charge din yung cellphone. Another 30 watts din yan. Yan ang kinaganda kapag naka-grid tie. Pag maaraw. Yan, kita mo naman yung araw ngayon. Yan, maganda yung araw. Wala masyadong clouds. Yan. Maganda yung araw. Wala masyadong clouds. Kaya, kahit na mainit ang panahon, pwede tayong mag-aircon. Pagpahinga dito sa kwarto. At the same time, libre tayo sa kuryente. Tignan natin ulit yung inverter natin. Yan. O, 700. 700 yung consumo natin. 700, almost 800. So, yung kahapon, guys, nagpa-under ako ng aircon dito sa baba. Yan. Nagpa-under ako ng 2.5 horsepower. Ang consumo ko umabot ng 900 kapag naka-eco mode dito. Pero pag hindi siya naka-eco mode, makaabot siya ng 2 kilowatts or 1,800 kilowatt. Ang consumo ng ito yung 2.5 horsepower. Yung sa taas, yung kuha natin doon, yung nito, yung aircon natin doon, consume yun ng kuan, mag-abot yun, ang horsepower na yun is 2 horsepower. Pero pag naka-eco mode siya, 550. Pero pag hindi mo siya eco mode, mag-consume mo siya ng mga 1,200 yata. Pero pag naka-eco mode ka, mga ganun. 550 lang ang consumo niya. So, ang advice ko lang, guys, para makatipid, dapat yung mga bibilihin natin na appliances is mga inverter na. Kasi makita talaga natin yung difference ng hindi inverter pati inverter. So, malaki talagang tipid niya. So, maganda ito pag makakuha kayo ng idea dito kapag yung mga bago pa lang kayo nagpatayo ng bahay tapos bili kayo ng appliances, inverter na yung bilihin nyo. Mas mahal pero mas makatipid kayo. Ayan. So, ayan guys. Hindi ko na na-video yung pag setup ko dito sa taas pati yung mga panel natin. Kay medyo napabilis ako nag-install kay gusto ko rin kagad masubukan. Ayan. Itong inverter nito, parang na-video ko yata itong pagkuha nito, pag-unboxing ko. I-upload ko lang sa next yung unboxing nito. Yung pag wiring ko dito sa main circuit breaker dito pati dito sa secondary para dito sa inverter, hindi ko na na-video. Ito yung main natin, oh. Ito yung mga aircon natin, guys, oh. Yan. 2 horsepower doon sa master room. Dito sa sala, 2.5 horsepower. Doon sa mga anak ko na babae, 2 horsepower. Doon sa gaming room ko, yan. 1.5 horsepower.
So, apat ka aircon yan. So, hanggang dito lang man itong video natin, guys. Kita kits sa susunod na vlogs.